Viral ngayon sa social media ang karumaldumal na pagpatay sa isang ginang na natagpuan sa isang septic tank sa Dasmariñas, Cavite. Subalit ang mas nakagigimbal dito ay ang suspect pala ay ang sarili niyang anak na babae kasabwat ang boyfriend nito. How are you guys? I'm Marlon Hime. Welcome to my channel. Kung hindi ka pa nagsasubscribe, please subscribe! Pakiclick na din ang bell notification para updated ka sa contents ko. Ang biktima ay kinilalang si Maria Evelyn Sayos, 54 years old, na 4 na taon na palang nawawala simula pa noong August 16, 2016. At ang mga suspect naman ay ang anak nitong babae na si Joanna Marie Sayos at ang boyfriend nito na si Ronald James Ruby. Sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Richard Ang, ang hepe ng Dasmariñas City Police, ang sanhi ng pagkamatay ni Ginang Sayos ay pukpok sa ulo ng martilyo at mga saksak sa leeg. Ayon daw sa salaysay ng suspect na si Joanna, binola nito ang kanyang ina na bumaba mula second floor dahil meron daw silang birthday surprise. At pagbaba nga nito, sinalubong siya ng pukpok ng martilyo ni Ronald. At nung makitang buhay pa, inutusan naman nito si Joanna na kumuha ng kutsilyo upang saksakin sa leeg ang kawawang biktima hanggang siya ay tuluyang mamatay. At pagkatapos ng pagpatay, inilibing ang biktima sa isang septic tank malapit sa kanilang bahay. Lumabas din sa investigasyon na may matinding galit palang kinikim-kim si Ronald, ang boyfriend ni Joanna, sa nanay nito. Sa loob nga ng 4 na taon ay naitago ang krimen dahil magaling mag-alibay itong si Joanna. Sinasabi nito sa iba niyang kapatid na nagtampo ang kanyang ina at pumunta ng Singapore. At noong July 2018, formal nang idiniklara na isa ng missing person si Ginang Evelyn Sayos at nagpa-blatter sila sa pulis. At nito lang July 23, 2020, sa pamamagitan ng isang tip, inimbitahan ng Dasmariñas City Police si Joanna at ang boyfriend nito. At doon na nga lumabas ang katotohanan at umamin sila sa krimeng kanilang ginawa, na sila nga talaga ang pumatay sa 4 na taon ng nawawala na si Ginang Evelyn Sayos. Ngayon, tingnan naman natin ang mga alibay na ginawa ni Joanna para maitago nito ang krimen sa loob ng 4 na taon. Ito yung Mother's Day greetings ni Joanna sa kanyang ina noong May 2016, 2 months bago ang krimen. Makikita sa kanyang post na sweet naman siya sa kanyang nanay. Yun nga lang, halatang may tampuhan sila dahil nagsusorry siya sa kanyang nanay. Ito naman ang birthday greetings ni Joanna sa kanyang nanay noong August 8, 2016. Dito, napatay na nila ang kanyang ina. Kunwari, nagre-reply pa si Ginang Sayos sa post ni Joanna. Pero actually, ang FB account na yon na ginamit kunwari ni Ginang Sayos sa pag-reply ay si Joanna lang pala ang gumawa. Makikita rin sa baba ng post na si Joanna mismo ang nagpapasalamat sa mga birthday greeting sa kanyang nanay sa halip na yung nanay niya mismo. Narito pa ang ilan sa mga posts ni Joanna after nila mapatay ang kanyang nanay. Makikita dito na puro maka-Diyos ang kanyang mga posts. Siguro binabagabag na siya dito ng kanyang konsensya. Sa ngayon, active pa rin ang Facebook account ni Joanna Marie Sayos. At ito ngang picture na post niya noong July 27, 2017, 1 year after napatay nila ang kanyang ina. Inuulan ito ngayon ng mga mura at sumpa mula sa mga netizens. Ito naman ang Facebook account na ginagamit kunwari ni Ginang Sayos sa mga reply niya sa post ni Joanna. Pero kung mapapansin nyo, walang friends, wala halos activity at isa lang ang picture. So halata talaga na ginawa lang talaga itong Facebook account para kunwari buhay pa ang kanyang nanay. Sa karumaldumal na kwentong ito na pagpatay ng isang anak sa kanyang ina dahil lamang sa kanyang boyfriend, makikita natin na talagang too much love could either kill you or could force you to kill someone else kahit pamahal mo sa buhay. Kaya talaga, huwag pairalin ang obsession. Sa halip, love talaga sa iyong partner para maiwasan ang mga insidenteng pagsisisihan sa bandang huli. Thank you for watching. Please click this circle to subscribe to my channel and this rectangle to watch my other videos. And please follow me on my social media accounts. See you next time. Bye!